ating huling contender from Mindanao na si David Mercado. David. Social naman ng pangalan, David. Hi, David. Ganda ng pangalan, ha? David Mercado. David and Goliath. Diin man sa Mindanao, David. Taga-asa man sa Mindanao. Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. Ay, maganda rin dyan sa... Anong... Chada. Cagayan de Oro. Ano pong trabaho ni David Mercado? Nag-events po ako. Ako po yung nag-host, tsaka kumakanta sa mga weddings, debuts, and corporate events. Two in one na, no? Host na, singer pa. Oo. Eh, huwag ka nang kumuha ng singer. Ako na lang. Ako mag-host. Ako na rin. Diba? All in one na. PF, ganun. Gano'ng katagal nyo na po ba ginagawa yan? Around 12 years. 12 years. Wow. So talagang ever since, yun na yung parang pinaka-work nyo bread talaga. Bread and butter, no? Oo. No, actually, oh yeah, pero yung course ko talaga, dalawa. Mm. Nurse ako, tsaka graduate din ako sa theology. Theology. Wow. bakit napunta ka sa pagiging events? Oo, ang layo sa host, nursing, no? Kasi... Isipin mo, your life is short, dun ka pupunta sa kung saan ka masaya. Ayun. Tama. So, hindi sa kung saan yung pera o anong yung gusto ng parents mo, dun ka kung saan ka masaya. Ano po ba yung mga napagdaanan nyo dati? Paano nyo naisip na, I mean, pinasok nyo po ba yung kunyari yung linya nyo dati nung college, tapos parang hindi kayo masaya, tapos bigla pumasok kayo sa hosting? Oo, kasi nung time na yun, sa ang nursing, yun yung patok sa global. Diba? Mga anong year yun. Yun yung parang maraming hina-hire sa abroad. So, gusto din ng parents ko para makatulong sa family. Oh, mag-nurse ka. So, ako din, kasi bata ka pa. Sige, mag-nurse din ako. Mm. Tapos, pagkatapos nung graduate na, nakapasa na ng board, hindi ako masaya sa hospital. So, sabi ko, wag na. Tapos, since religious yung family ko, sabi ko, siguro, mapiplease ko yung parents ko if papasok din ako ng... Theology. Oo, Bible College. Pero congrats, ha? Nakapasya siya ng board. Oo, RN na pala si Kuya David. Ang hirap na maging RN, ha? Tanda ko, Kuya. Paano ba? Sige, David. Okay, tama naman. Okay lang naman. Pero at least, di ba, kung nasaan yung puso niya, sinunod niya. And dahil sa sinunod mo yung pagkanta mo, nasa tawag ng tanghalan ka na ngayon. Pero Kuya, bukod sa pagiging host at event singer mo, ano, meron ka pa bang ibang ginagawa? Wala na po. Yan na lang po yung ginagawa ko ngayon. Pero may banda ka rin ba? Kasi, depende kasi sa requirements ng client. So, minsan host lang ako, pero kadalasan host and singer. Pero may mga clients kasi gusto nilang may band din, live band. So, meron din akong band na sasama sa akin. Wow! Nice! Kailan mo naumpisan tong band na to? Bago lang yung band. Kasi dati, soloist lang ako. Okay. This year lang yung band. This year lang. E di ano, yung bayad sa inyan, doble. Host ka na, singer ka pa. Tiba-tiba siya. Sabi niya. Actually, mura lang ako, promise. Ay, wala. Siyempre, sabihin mo mura, pero hindi naman tuloy. Mas malaki yung TF niyo. Ayun, so, paano mo naman na-discover yung pagkakanta mo? Uh-oh. Can you kwentuhan mo naman kami? Since bata pa ako, mahilig na ako kumanta dahil sa church, yung worship team, and then mahilig din ako magsulat ng kanta. Ah, writer rin. Sa katunayan, may sinulat ako na inspired din kay Vice. Uy, talaga? Sa mga gigil ba niya ito? Actually, hindi. Nung may concert kasi siyang nag-spoken word siya. Mm-hmm. Na sobrang moving yung pagkasabi niya. Naramdam mo yung hindi siya nagpre-present lang, kundi parang binubuhos lang niya yung puso niya. Uh-oh. Sabi ko, gagawan ko to ng kanta. Talaga? About saan ba yung kantang ginawa mo na? Ang title nun ay Paano Magpaalam. Paano magpaalam? Masakit naman agad nun. Kasi yung spoken word ni Vice, it was about ex niya. Hindi ko alam kung sino. Oo, kasi yung sinabi doon, parang ramdam ko na kahit iniwan siya, minahal naman siya. Mm-hmm. Tapos yung song na ginawa ko, parang nag-i-express na hindi ibig sabihin na iniiwan ka ng tao, walang nangyaring pagmamahal. Minsan lang talaga, ganun lang talaga ang life, hindi nagtatagal. So, yes. Pwede ba nating marinig? O kahit konti lang. Yung mga hugot chorus, na... Chorus na lang. Sige. Paano magpaalam nang di ka nasasaktan? Sa puso ko, ikaw pa rin sinta. Subalit sa panghabang buhay na pagsasama, hindi pa rin sapat ang mahal kita. Yes! Ako na sasagot. Hindi pa rin sapat na mahal kita. Tsaka, paano ba magpaalam na hindi ka nasasaktan? May ganun ba? Pag kinanta mo yun kay Ate Vice mamaya, maraming maaalala. Kikikil na naman siya. Kikikil na naman siya, Ate Vice. Kikikil na naman. Sobrang tagos sa puso ng kanta niya, no? Oo. Meron ka bang, Kuya, YouTube channel? Hindi, may...
Meron yung... pero gumawa ako ng page para sa clients kasi minsan... kasi po yung clients minsan pag nag-hire sila, gusto nila ng sample videos ng nag-host or kumakanta. So meron akong ginawang page kahit hindi naman sikat. So that's facebook.com/DavidMercadoOfficial. David Mercado Official. So, nandun din yung song na yun. Ayun. Kasi yung mga kaibigan ko sa Cagayan, ginawa nila ng music video na simple. Ayan. I'm sure I'm sure sinesearch na ngayon yan ng mga madlang online. Ako mabilis pa sa ano yan. Kidlap yung mga onliners natin na yan. Okay, i-search niyo yung YouTube channel niya. Wala daw. Facebook page. Lang daw. Page. YouTube ayan, channel. Ayan, David, last question na po ah. Yes po. Ano po ba ang pinakarason niyo kung bakit kayo sumali ng ano? Tawag ng tanghalan? kasi po, hindi po talaga ako nagko-contest because of my... Yung genre kong kinakanta sa event, jazz. Pero... Ngayon po, sinubukan ko mag-audition sa Tawag ng Tanghalan, sinuwerte na makapasok kasi nung namatay yung tatay ko nung 2015, yan yung promise ko sa kanya. Kasi dati, kahit kumakanta ako, gusto niya talagang makita ko sa TV. So parang kahit namatay siya, gusto kong pagbigyan siya. So okay lang sa akin hindi manalo, makita lang sa TV, feeling ko matutuwa na si Papa. For sure, natutuwa. And nanonood yun ngayon. Oo, I'm sure he's guiding you right now. Yes. Actually, katabi ni Franco yun. Oh, bibisitahin ka daw mamaya. Huwag naman po gano'n. For sure, proud na proud yung daddy mo sa'yo. Yes. Maraming salamat. Good luck sa'yo, David, yes. Mamaya. Thank you. Thank you so much, David.